Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaayaayang dira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaayaayang dira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga po pa. Sa araw na ito, tayo ay dumulog sa ating Panginoon, kilalanin ang kanyang kabutihan sa mga biyayang ating tinatanggap at patuloy tayong magpasalamat. Tanda nito, patuloy pa rin nating itaas ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan, gayon na rin ang mga dumudulog at humihingi ng panalangin. At yung mga may karamdaman, lalo higit sa lahat, ang aking kapatid na si Yoli para sa kanyang kagalingan. Upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba mo sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan. Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina. At ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog,
Ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan Kanya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuo at saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa dambana'y sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpuporing walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkatiping na hayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia.
Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Muli, magandang umaga mga kapatid. Ang ebanghelyo po natin ay continuation ng ebanghelyo kahapon. Kaya naman mas lalo po nating maintindihan kung ano ang pinanggagalingan ni Pedro. Dahil narinig po nila ang usapan ni Jesus at ng isang mayaman. At ang sabi ng mayaman, "Paano ba ako makasusunod at higit sa lahat makapapasok sa paghahari ng Diyos?" Sinagot po siya ni Jesus at ang sabi po sa kanya, "Kunin mo ang iyong mga ari-arian, ibenta mo, at matapos mong ibenta, ipamahigay mo sa mga dukha." Alam niyo po mga kapatid, umalis pong lungkot na lungkot ang taong ito dahil po sa isang bagay, siya ay napakayaman. Kaya naman, hindi po niya siguro matanggap na kailangan niyang gawin ang pagbibigay o ang pamamahagi ng kayamanan. Kaya ito naman po si Pedro, dali-dali na lang pong nagsalita. "Eh Panginoon, paano naman po kami? Naibigay na po namin lahat, iniwan namin lahat. At ngayon, ano ang aming matatanggap na reward?" Alam niyo po mga kapatid, sa vocation campaign po, meron pong sinasabi sa atin. Ang sabi ay, "Many are called, but few are chosen." Sa pagkakataon pong ito, nais ko po sanang sabihin po sa inyo, all of us are called. Tayo pong lahat ay tinawag at tayong lahat ay pinili. Nga lamang po sa pagtugon po natin, dito nababago ang ating pong kalagayan. Sa Ebanghelyo, sinasabi po sa atin, ang sino mang mag-iwan ng tahanan, ng mga magulang, ng kanyang kapatid, ng kanyang lupain, ari-arian, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pinakikita po sa atin dito, ang priority po natin sa lahat ng bagay, lalo na sa pagsunod natin sa Panginoon, una, siya. At ito lamang po ang binibigyan ng diin ng ating pong Panginoon. Pero napakahirap po talagang sumunod eh. Bakit po? Kasi yung kinang ng kayamanan, yung pagnanasa natin, na guminhawa tayo at higit sa lahat, makamtan natin ang katamasahan at masabi po natin, ah, ito ang tunay na pagpapala. Kaya naman, para po sa atin, ang hirap nating inawain, ang hirap po nating iwan ang mga bagay-bagay na ito. Kung pinakinggan po natin ang una pong pagbasa, ito po ang kanyang sinabi. Hayaan niyo pong ulitin ko ulit. Para sa nang nag-aalay ng maraming handog, ang siyang sumunod sa kautusan. Sabagkat ang tumalima sa mga utos ay para nang nag-aalay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para na rin naghahandog ng mainam na harina. At ang nagkakawang gawa ay para na rin nag-aalay ng handog. Pasasalamat. Alam niyo po mga kapatid, ang pagtugon po natin sa panawagan ng Diyos, kailangang nakabatay sa tinatawag po nating
gratitude of the heart. Yung po bang pusong mapagpasalamat? Bakit po? Kasi kung ang pakiramdam mo hindi ka marunong magpasalamat, anumang pagkilos mo, nakalulungkot. Pero kung ito po ay pinaghuhugutan mo at ang lahat ng gagawin mo, tanda ng iyong pasasalamat, magiging napakadali po ng pagtugon sa Panginoon. Nangangahulugan kahit na po ang pagpunta niyo po sa simbahan, hindi po ito isang obligasyon, hindi ito isang pasangkrus, bagkus ito'y isang pamamaraan ng pasasalamat sa Señor Nazareno. At ngayon sinasabi ng Señor Nazareno, ngayon ito ang aking halimbawa. Kung nais mong sumunod sa akin, gawin mo ang kaloob ng Diyos. Ibahagi mo kung ano ang mayroon ka. Bakit po? We need to shed our selfishness. Nang sa gayon, mag-gain po natin ang charity. At kapag meron na po tayong charity, you will have everything. Kung anong man ang inyo pong hihingin, mapapasa inyo. Bakit po? Kasi kahit maliit na bagay, kinikilalan mong nagmumula sa Diyos. Kahit ano ang tinanggap mo, pinasasalamatan mo. Kaya naman, nakikita mo po ngayon na ang tunay na kayamanan ay hindi po ang natitipon natin. Kundi ang tunay na kayamanan ay yaong ipinamahagi natin sa ating kapwa. Ang hirap pong pumanik sa langit kung lahat ng ari-arian natin, iniisip natin. Ang hirap pong sumunod sa Panginoon kung pinapahalagahan natin ang mga bagay-bagay na natipon natin. Ang sinasabi niya po sa atin, ang mga ito ay tanda lamang ng pagpapala at kapag ako ang iyong winuna, masigit pa ang iyong tatanggaping pagpapala. Nangangahulugan mga kapatid, anuman ang mayroon ka, ito ay hindi sa iyo kundi tanda ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. At kung ito ay tanda ng pag-ibig sa Diyos sa iyo, tanggapin mo ito ng may pasasalamat. At tanda ng pasasalamat mo, ibabahagi mo ito sa iyong kapwa. At pinagpagbinabahagi mo na, ito na rin po ang sign ng iyong gratitude, ng iyong pasasalamat. Siguro po yung napakagandang tanong, tanungin niyo po ang sarili niyo, when was the last time na natuto kayong magsakripisyo at magbigay sa kapwa niyo? O baka naman kaya tayo nagdarasal at naririto sa simbahan para patuloy tayong humingi at biyayaan. Ang biyaya ay matatawag lamang na isang biyaya kung ito ay ginamit mo bilang pagpapala sa iyong kapwa, lalo't higit na sa mga kapatid nating mahihirap. Muli, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, ang sino man sa inyo na magmamahal sa akin kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang ari-arian at mga taong ipinagkaloob sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo po, ganong kalaki at kalalim ang pag-ibig nyo sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, mula sa panganib at ang ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, tinataas natin sa ating puso at maalab na panalangin sa Ama ang ating tutugon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at
hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso, naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Magkalangit na Ama, tignan mo nang may hahabag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan mo kami ng biyayang mamuhay ayon sa mataas na paghahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na nagbubuhay, nagahari, kasama mo ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at galak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ang maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kalooban para kami makapaghain at makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanibutan na iyong pinababago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ang iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paghiliw at pagkandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari maryoso diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kabiyak ng puso niyang si Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoon at Diyos, alinay pahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Is our strength.
in Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Announcement. Ang lahat po ay nanyayahan sa ating healing mass in service sa darating na June 1, Webe, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang sa iyong iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa buhayong buhay na hindi matatapos. Inilulug namin ito sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos at ng sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po din ang mga daladala nilang imahin at mga bagay na nagpapabanal. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.